for the last lesson ngayong araw, okay, na i-re-record ko. So, for this, I guess this is the fifth video, we have rectilinear kinematics, which is erratic motion, okay? So, unlike nung continuous motion, okay, magkaiba sila nung continuous motion, kasi yung continuous motion is also called non-erratic motion. So, pag sinabi nating erratic motion, kumbaga, hindi niya na naabot yung standards na dapat nung sa continuous motion. Di ba sa continuous motion, dalawang scenario lang yan. It's either constant yung velocity. So, kapag sinabi mo constant yung velocity, wala acceleration. And then, now, scenario number two is, may acceleration siya, pero constant. Or, in other words, constant yung acceleration. So, itong erratic motion is walang, hindi ganun. So, kahit yung acceleration niya, nagbabago din. Okay? So, kapag sinabi, posible na, yung, pati, posible pati rin yung change ng acceleration niya, na nag-change pa rin. Okay? So, one thing, yung kaibahan nitong, okay, na-explain ko na bago lang, yun yung kaibahan ng continuous at ng erratic motion. Okay? Sana na-guess nyo, no? Continuous motion, it's dalawang scenario lang yan. It's either constant yung velocity at walang acceleration, or scenario number two is constant yung acceleration. Yun yung continuous motion. Kapag hindi pasok dun sa dalawang criteria na yun, automatically, yung motion mo is erratic. Okay. So, meron pa rin mga formulas na applicable pa rin dito sa erratic motion. Okay? Hindi mawawala yung formulas na to. Velocity equal to ds over dt. Ganun pa rin yung velocity. Yung acceleration naman, ganun din. dv is equal to dv over dt is equal to t squared s over dt squared. Okay? Okay, ganito lang din yung mga formula niya. Okay, applicable pa rin tong yung mga formula na to mula sa continuous motion. Somehow, hindi na constant yung acceleration niya. Okay? Nag-change na rin. So, okay, medyo makati. So, applicable pa rin itong mga formula na to. Doon from non-erratic or continuous motion. So, these formulas are still applicable. Okay? Somehow, what about the other formulas na for constant acceleration? Hindi na yun. Yung ibang formula, hindi na yun sila mga applicable. So ang gagawin na lang natin dito is basahin natin yung nakasaad sa graph, okay? So just like our previous lessons, okay? So titingin na lang tayo sa graph, okay? So for example, okay? Of course, yung abscissa natin or yung x-axis natin is always time, okay? Ganyan, standard yan, okay? And then again, yung y-axis natin, okay? So, yung y-axis natin, start tayo sa s or the position. So, this time, position yung y-axis and then yung x-axis natin is time. Okay? Ganyan. And then, second graph is eto. Velocity. Okay? Velocity. Yung y-axis natin dito is yung velocity. Lagyan natin ng y. Pwede mo lang hindi natin ilagay itong y at x, nakakagulo lang. So, for emphasis, sinulat ko lang na may x and y. Okay. Sorry, medyo ano na.
Okay. Sana mas malinaw. Then yung x-axis natin, same time. Okay. And then, sulat natin, another is yung acceleration yung nasa x-axis. Okay. Ay, y-axis pala. And then, time pa rin yung nasa x-axis. Okay. So, always remember na yung position, yung velocity at acceleration, kapag nilatag mo against time, palagi silang nasa y-axis. Si x-axis mo palagi si position. Okay? So, ano bang significance natin ito? Okay? Actually, may relationship yung graph ni position time, okay? Position time diagram, okay? Then velocity time diagram and acceleration time diagram. Okay? Okay, so please remember your differential equations and differential calculus and integral calculus. Okay. So let us say meron kang graph na ganito. Okay. Let us say linear. Pag ganito yung graph mo, okay? Accordingly, okay? So I hope na ano niya to na isulat niyo dito sa pakisulat sa notebook niyo kung meron kayong notebook o di kaya memoryahin niyo na lang, okay? Yung formula, erase ko muna. Okay, so sinasabi, okay, ito yung mga palatandaan. So the area, okay, the slope of ST diagram, okay, is equal to the value, okay, is equal to the value, okay, slope ng ST diagram is equal to DVT diagram. Okay? Tandaan nyo lang to. Yung slope ng ST diagram is equal to VT diagram. So kapag alam naman natin na constant yung ano niya, okay, let us say na yung ano natin is my slope na 3. Okay, let us say na ang m natin dito is 3. So yung below, yung graph natin dito is 3. Okay. So pag sinabi natin m, baka nalimutan yung ano. Baka nung high school nyo, hindi nyo matandaan ano tong m, di ba? M is equals to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 slope. Okay? So ibig sabihin, yung slope nitong position ST diagram or position time diagram is equal to the VT diagram, value ng VT diagram. So kapag 3 yung slope dito, 3 dito. Okay? Okay, pagpatuloy natin, samantalang yung slope of VT diagram naman accordingly is equal to, okay, is equal to AT diagram. Ano ba tong AT diagram? Okay. Yung VT diagram is velocity to time diagram. Itong ST is position to time diagram. Itong A to T diagram is acceleration to time diagram. So let us say na constant lang yung slope dito. May slope ay yung value dito. Kasi yung ST diagram, ang slope dito is 3. So 3 din to.
3 ang mismong value, okay? Sabihin natin yung ordinate, okay? Value of VT diagram or the ordinate value. Okay, pag sinabi natin ordinate, yung along sa y-axis, yung V. So, 3. So, dito is the slope, okay? So, since straight line lang to, okay, straight, wala siyang slope. Ang slope niya is 0. So, therefore, yung line mo is 0. Okay, ganyan. So, what if, okay, gets niyo ba? And again, meron pa. So, sinasabi, okay, so that is in terms of slope, okay? What? Meron pang in terms of area, okay? Sinasabi na, okay, pag, okay, so, meron pa, so, sinasabi na yung area of AT diagram or acceleration to time diagram is equivalent to the V, the value in VT diagram. So, other side yan. Okay? And then, yung area of VT diagram is equal to the ST diagram or the position to time diagram. Okay? In which, yung, okay, yung nasa unahan is yung y-axis at yung nasa gilid, x-axis. Obviously naman, yung t natin is laging nasa ordinate position. Okay? So, ibig sabihin, pag meron kang graph dito sa gilid, yung area under dito is equivalent dito. Yung area under dito is equivalent dito. Okay? So, I hope naintindihan. Okay? So, maybe we'll produce another given. Okay? So, dito naman, magsimula tayo sa acceleration. Okay? Yung unahin natin is yung acceleration time diagram. Okay? So, let us say, okay, erase muna natin para di magulo. So, let us say meron kang acceleration dito. Okay, no, dito tayo pala dito at yung acceleration. So, let us say may graph ka na ganito. Okay. Yung value niya is, nandito siya sa ordinate ng 3. 1, 2, 3. At hanggang dito siya. Sabihin natin na, okay, 3 din. Okay. Dito yung 0. So, ito yung acceleration mo, ito yung time. So, ito yung area niya. Okay? So, sinasabi na yung value under the AT diagram is equivalent to the VT diagram. So, therefore, masusulat natin yung V at T diagram. Okay? So, let us say na lagyan natin ng dito in seconds, ito in meter per second squared. Dito, meter per second. Dito, second. Okay? So, paggamit yung feet, pwede yung gamitin feet. Pwede rin na sa question feet. Okay? SI lang yung gamit ko dito. Okay? Assume lang natin ito. So, therefore, yung area niya is pasulong. Okay? Dito sa zero, of course, nagsisimula pa lang. Wala pa siyang width. So, mag-start ka dito. So, and then, yung total area niya is square siya. 3 dito, ang 3 dito, tapos 3 dito. So, therefore, yung area niya banda rito na bound
is equivalent to 3 times 3 equals 9. So therefore, yung value dito is 9. Okay. Yan. 1, 2, 3. So yan yung diagram mo sa velocity. Okay? That is your velocity diagram. So, and then, pag axial S naman, okay, in meter, position din, T is in seconds, 1, 2, 3 din tayo, okay? So, eto, dapat nasa 9 to 9, okay? So, so yung ordinate na yan is 3, 9, okay? Para hindi kayo malito. So, 1, 2, 3. So, ang area na naman ng velocity dito, okay, is equivalent to under sa area nitong sa S is under sa area nitong sa velocity. So, triangle yung forma niya, 3 yung base niya, 9 yung height niya. So, yung area niya is 1 half times 3 times 9. So, 1 half times 3 times 9 is equal to, okay, 13.5. But somehow, 1 degree to dito, ganyan yung ano niya, yung shape ng diagram niya, okay? So, 13.5 to, okay? Ang value dito. So, yung ordinate niya is 3, 13.5, okay? So, ito yung diagram niya. So, ganun class. So, ganito kung paano mo ma-identify yung value sa kung paano mag-solve ng rectilinear kinematics erratic motion. So, thank you for your attention. And see you in the next videos.